nagbantang mag-walk out, si Pampanga 4th District, Congresswoman Ana York Bondoc. Sa ibinigay na situation briefing kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa San Fernando, Pampanga. Matapos kontrahin ang plano na gawing water impounding ang Candaba Swamp upang mabilis na humupa ang tubig baha sa lalawigan. Impounding the rainwater, how big mga studies naman po yan. We estimate Candaba might take 200 hectares. Depende kung gaano kalalim ang huhukayin. Ganon din, mas maliit yung sa San Antonio Swamp. But ang problema kasi, from San Antonio, napakatarik po nung riverbeds. So dadalhin talaga niyang lahat ng putik, and the scouring that happens along the way, sure, ay talagang massive. Putik lahat. If I may. Yes. I'm sorry, very, very sorry to interrupt. Secretary Babe Singson, I'm saying this po in front of the Mayor of Candaba at lahat po ng 4 distrito. Hindi po kami papayag sa impounding po sa Candaba Swamp. That is a wrong concept and we are not going to allow that. Diyan po sa Candaba, diyan po nag-umpisa ang Hukbalahap movement. If you want a security problem, sirain niyo po yung hanap buhay po ng lahat ng mga magsasaka sa Candaba. Mag-walk out po kami dito. Ma'am, excuse me. The total Candaba Swamp is 2,000 hectares. Okay. Now, imbis na nababaha yung buong 2,000, like what's happening today? Sir, Candaba Swamp and impounding is not the problem. There are many problems that includes, number one, subsidence for downriver. Number two, I'm sorry? Subsidence for sinking of the land. But that's precisely what he was explaining, is that hindi na napuno na. So, hindi natin, sa downriver sa inyo, kaya nga hindi na bumababa yung tubig dahil puno na dito sa baba. Naiimbuto po. Pero this is not something that we're doing intentionally. It is something that has happened because napakalakas ng ulan. Hindi po napakalakas ng ulan because the water is napakalakas ng ulan doon sa taas, kaya bumaba yung tubig. Yes po, but all the right. Water level was that's not instead abnormally of, instead, high. Instead of arguing about it, what do you suggest? Ito po ang suggestion ko. Number, I will go reasons, no? Sige na po, okay, excessive rain. But this is not the largest storm that ever hit Pampanga. Number two po, silting po. The rivers are silted down. Let me focus you a little more clearly. What is your objection to the plan as Mr. Babe Singson has just done? My objection to the plan, Candaba po, is this has been going on for a long what time. What has been gusto going on? Gusto po nila, yung tubig po sa Candaba gagamitin po sa kanilang waterworks. Ngayon po, Candaba is, food security po ang importante sa Candaba. Hindi po natin pwedeng galawin. And number two, this is private land. Hindi po pwedeng mag-impounding lang po. Okay, so what's the solution? The solution po is to continue dredging, to check po on the flood control plan po of the Bulacan Airport to make sure makalabas po yung tubig. Having supervised and administered all these dredging projects all around the country, they are temporary and exceedingly expensive. Sir, meron po kaming Korean loan that's going to happen. So sana po matuloy po yun. Everywhere that we dredge, bumabalik din eh. Hukay ka ng hukay, tapos after 6 months, wala pang 6 months, puno na naman. Ang meron po namin is dredging with slow protection. That is the subject of our Korean loan. The siltation does not come from the slope. The siltation comes from upriver. Totoo naman po yun. Oh, it's upriver dahil nakalbo na yung mga bundok natin. So bumababa ang topsoil. And kahit na i-dredge mo, bababa pa rin yan. So that's the problem. You cannot continue to dredge. Number one, I will tell you. First, it is a very temporary solution. It lasts for, maganda na yung 4 to 6 months. Tapos magde-dredge ka ulit. Number two, napakamahal gawin. So, we cannot continue to do this as a solution na every season magde-dredge tayo. Malulugi ang buong gobyerno kung yan lang ang gagawin natin. We have to find a long-term solution. Now,
The Candaba Swamp is not being proposed to be used as for one thing or another, except as an impounding to keep the water up here na hindi bumababa. Hindi naman sisirain yung hanap buhay doon. Eh, swamp na nga eh. Dadagdagan lang ng tubig. So I know you feel strongly about it, but I don't quite understand why. Ito lang po, no, sa Candaba Swamp po, this is very important. Food security po ang Candaba Swamp. The Candaba po, 3 plants 3 times a year. Pag linagyan niyo po yan ng tubig, dadagdag naman po ang rice import natin. In fact, the 4th District of Pampanga is the only rice-producing region right now in Pampanga. Pag i-impound niyo po yung tubig, wala na pong rice dito. Ayaw sa amin.